guys, welcome back sa ating channel. Sa video na ito, gagawa tayo ng Facebook Reels Beginner's Guide. Gaguide natin lalo na yung mga hindi gaanong techie sa paggawa ng Facebook Reels. Siyempre guys, umpisan natin sa mga basic para matutunan natin step by step kung paano magsimula at kumita sa paggawa ng Facebook Reels. Bago ang lahat guys, bago ko sasabihin sa inyo kung anong mga pag-uusapan natin topic ngayon, mag-relax muna kayo, huwag kayong magmadali sa paggawa ng Facebook Reels. Hindi kayo mauubusan. Kasi alam ko naman guys, sa dami ng napapanood natin tutorial sa YouTube, minsan na-overexcite tayo. Tapos gustong-gusto na natin magsimula pero hindi natin alam kung paano. Kaya ngayon pa lang guys, sinasabi ko na sa inyo, magplano muna kayo dahan-dahan para kapag inumpisahan nyo na, magagawa nyo yun araw-araw, makakapag-publish kayo ng video nyo araw-araw dahil yun yung napakahalagang isang bagay sa paggawa ng Facebook Reels. Ang pagiging consistent sa pag-publish ng mga video nyo. Ito yung mga itatopic natin guys, no, para magkaroon na kayo ng idea kung anong mga pag-uusapan natin ngayon. Ano ang Facebook Reels? Kasi meron pang mga beginner na hindi alam kung ano yun. Tulad ng kuya ko, sinabi ko sa kanya mag-publish ka ng mga video mo sa Facebook Reels. Kasi nag-publish siya ng isang video niya sa TikTok at nakagain siya ng almost 15,000 views yata. So sabi ko maganda yung mga video mo, i-publish mo sa Facebook Reels. Sabi niya, anong Facebook Reels? Okay, pag-uusapan natin yan. Paano ba kumikita sa Facebook Reels? Yan, pag-uusapan din natin yan. Paano magsimula sa Facebook Reels? Saan pwedeng i-post ang mga Facebook Reels sa video mo? Anong pwede mong gamitin para makapag-post ng mga Facebook Reels mo? Cellphone ba o desktop? Yan guys, yan muna ang pag-uusapan natin, dadahan-dahanin natin. At sa susunod na video, magtatackle tayo ng mas advanced na tutorial. So ano nga ba ang Facebook Reels? Ang Facebook Reels video ay short form videos. Ginaya nila si TikTok. Tulad ni YT Shorts o YouTube Shorts, meron na din ngayon si Facebook at tinatawag niya itong Facebook Reels. At kapag nag-upload ka ng video na more than 60 seconds, ikakat lang yan ni Facebook. So, mawawalang kwenta yung 60 seconds pataas. So, dapat kapag nag-upload ka ng Facebook Reels video mo, less than 60 seconds lang dapat. Ngayon kasi guys, talagang trending na trending at sumisikat ang paggawa ng Facebook Reels. Kasi napakalaki talaga ng pwede mong kitain. Actually, pwede kang kumita ng up to $35,000 per month sa paggawa lang ng Facebook Reels video. So next topic naman natin guys, paano ba kumikita sa Facebook Reels? Meron 3 ways para kumita ka sa paggawa ng Facebook Reels. Una, stars, in-stream ads, at ads for real. Ano ba yung stars? Stars, ito yung binibigay ng mga nanonood sa'yo kapag nagustuhan nila yung mga content mo, natuwa sila sa'yo, bibigyan kanila ng stars o padadalhan kanila ng stars at yung stars na yun pwede mong ipapalit into real cash. Pangalawa naman yung in-stream ads. Ito yung mga ads na nakikita natin kapag nanonood tayo ng mga video sa Facebook tapos nagpe-play sila before, during, or after ng video. Ito yung mga ads na pinapalitan nila. Halimbawa, nanonood ka ng paborito mong halimbawa si Kong TV, pinapanood mo tapos bigla may lalabas na ibang video na advertisement, yun yung mga in-stream ad. Ang pangatlo naman guys ay yung ads for real. Meron dalawang klase ng ads for real, yung sticker ads at saka yung banner ads. Yung banner ads nakalagay siya usually sa pinakababa ng Facebook Reels video na pinapanood mo. So hindi niya tinatakpan yung pinaka-content na pinapanood mo o pinaka-video na pinapanood mo. At yung isa naman, yung sticker ads, ito yung medyo tumatakip sa video na pinapanood natin kasi nasa bandang itaas siya ng video na pinapanood natin. Take note lang guys, no? Gusto ko na kayong unahan, hindi ka basta-basta kikita sa Facebook Reels. Kailangan mo muna maging eligible at ma-meet yung requirements ni Facebook para matanggap ka sa monetization nila at makapaglagay ka ng ads sa mga Facebook Reel videos mo. At yun yung susunod na pag-uusapan natin na topic guys, no, sa susunod na video kung paano ka maging eligible sa Facebook monetization. So kung interesado ka sa content na yun guys, mag-subscribe ka lang para maging updated ka kapag ilalabas na natin yung video yun. At susunod naman guys, paano magsimula sa Facebook Reels and pwedeng i-post ang Facebook Reels. Halos lahat yata ng tao guys, no, halos lahat meron ng Facebook account. Ang good news dun, kahit dun sa pinaka-personal account mo lang, pwede ka nang mag-post ng mga Facebook Reels video mo. Pero hindi ka basta-basta kikita doon sa personal account mo guys, no? Sa personal Facebook account mo. Kasi kailangan mo munang i-enable yung professional mode ng personal account mo sa Facebook. So yun yung pinakauna guys, no? Doon sa pinaka-personal account mo na i-enable mo lang yung professional mode ng personal account mo. Ang option 2 mo naman guys, no, kung ayaw mong gamitin yung pinaka-personal account mo, doon mismo sa Facebook account mo, gumawa ka ng panibagong Facebook page. Tulad dito guys, nandito tayo ngayon dito sa Facebook account ko.
So ito, kung i-hover mo dito, makikita mo may menu dito. Kiklik mo lang yan, tapos may create, tapos doon makikita mo page. Yan, gagawa ka lang ng page. Kung gusto mo, kung ayaw mong mag-post dito sa personal account mo, gagawa ka ng bagong page. Pag-uusapan natin guys kung ano bang advantage at disadvantage ng paggamit mo ng personal account mo at advantage at disadvantage ng paggamit mo ng panibagong Facebook page. So abangan nyo din yung video na yun guys, no? Sasabihin din natin yan, gagawin din natin ng bagong content para makapag-decide kayo kung anong gagamitin nyo, personal account o panibagong Facebook page account. Bibigyan ko lang kayo ng example guys, papakita ko lang sa inyo na ako kasi ang pinakagamit ko sa pagpapublish ng reels ko, yung personal account ko, yung personal professional account ko. Bali ito siya guys, no? Pero meron din akong isang page na may madami ding follower at kung tutuusin, pwede din akong mag-publish doon. Ito, papalitan lang natin yung user niya. Dito, see all profiles, tapos pupunta ako dito sa Edel Rosario TV. Ito guys, pwede din ako mag-publish ng Facebook Reel dito, kaso hindi ko siya ginamit kahit na medyo marami na siyang followers, 3.4 na. Ito naman, yung personal account ko naman, medyo konti lang yung followers niya, nasa 2.2 lang. So, difference of 1,000 followers. Susunod na topic naman natin guys, ano ang pwede mong gamitin para mag-post ng mga videos mo? Cellphone ba or desktop or both? Sa pagpo-post o pagpapublish mo ng Facebook Reels mo guys, halimbawa may nagawa ka na ng video, hindi ka pwedeng mag-publish na gamit ang computer mo o desktop computer kung nagpa-publish ka sa personal professional account mo. Makakapag-post ka lang ng Facebook Reels gamit ang cellphone guys, smartphone, okay? So paano yun guys, ako anong ginagawa ko kasi nag-i-edit ako ng mga video ko sa gamit ang desktop computer. Paano ko pinapublish yung mga video ko gamit ang cellphone? So, i-re-render ko lang guys gamit ang computer, tapos ililipat ko siya sa smartphone ko, tapos dun ko pa lang siya ipapublish gamit ang cellphone. Pero kung ang gamit mo ay yung Facebook page na gagawin mong bago, pwede ka mag-publish ng video gamit ang desktop o di kaya naman smartphone. So hanggang dito na muna guys yung beginner's guide natin. Kung may katanungan pa kayo, i-post nyo lang sa comment section sa baba. At pipilitin ko sagutin yan guys at gagawa natin ng video para maintindihan nyo, ipapaliwanag natin via video. At sa mga susunod na topic guys, no, itatackle natin paano ka maging eligible at yung mga disadvantage at advantage ng personal account at yung Facebook page account. Kung gusto nyo din i-check yung mga Facebook Reel videos ko guys, no, i-search nyo na lang yung pangalan ko sa Facebook at makikita nyo sa personal account ko yung lahat ng reels na pinapublish ko. At mag-follow na din kayo guys. At mag-comment kayo para may engagement naman yung mga video ko. So guys, hanggang dito na muna yung video natin na sana nakatulong ito. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para lagi ka maging updated kapag naglalabas tayo ng mga bagong video. Guys, thank you for watching. Magkita-kita tayo sa susunod. Bye-bye.